Salam! Dito sa video na to, pag-uusapan natin ang patungkol sa mga ibang Pinay na nag-aasawa ng ibang lahi, lalo dito sa Middle East. Ako si Ibrahim Casey, at alam mo na kung bago ka lang dito, alam mo na ang dapat mong gawin sa channel ko, at huwag mo din kalimutan i-follow ang FB page ko. Bali dito, gusto ko lang i-share na dati, panay kahit last week lang or anytime, nakakatanggap ako ng message about sa mga humihingi ng advice, mga kapwa na mga kababayan natin na Filipina, lalo mga andito, mga OFW. At dati, ako yung nagkukwento sa kasama ko na si Ustad about sa mga ganitong bagay. At ngayon, dahil sa dami yung estudyante sa online studies na Shifa online studies namin, halos mga 3,000 plus ang estudyante doon sa online studies niya. May mga iba doon na nakipagrelasyon sa ibang lahi at nag-PPM sa kanya humihingi ng advice. At akala mo, iisa lang ang tao na humihingi ng advice. Halos lahat sila parehas ng sitwasyon na pinagdadaanan. Sabi ko sa kanya, ito na lang, gagawa na lang ako ng video patungkol dyan. At inshallah, makatulong sa mga kababayan natin. Dahil nga, ano bang inaasahan nila ang kapalit, no? Hindi ba nila naiintindihan yung magiging sitwasyon na basta-basta lang sila papato sa ibang lahi at ganito ang mangyayari. So nai-stress kasi siya isa-isahin ang pagbibigay ng payo na halos lahat naman is parehas na ang sitwasyon. So, pero karapatan din ang isang humihingi ng payo na bigyan ng payuhan. So dito in general, magbibigay lang tayo ng payo sa video na ito. At hindi natin sa nila lahat, no? Pero karamihan talaga. Sabihin natin sa 100%, 100% ay mga siguro 95 or 90% or 85 na ang hindi talaga seryoso. Lalo pagdating sa Middle East dito. Last week noon, bago ako magbakasyon sa Qasim, may isa akong kaibigan na Arabo na talagang nilakasan ko ng loob ko para tanungin siya sa ganitong bagay. Sabi ko, huwag mo sana masamain pero gusto ko lang malaman kung meron ka pa bang naging asawa na Arabo, Arabiana, or isa lang talaga ang asawa mo, isang Pilipina. Or dinagdag mo lang siya, ano ang totoo gusto ko malaman. Kasi nga may asawa siyang Pilipina. So sabi niya sa akin, isa lang talaga ang naging asawa niya na Filipina. At wala nang ibang Arabo. Diba? Sana all, diba? So anyway, may edad na siya. Itong kilala ko, bali matagal na siya parang kasing edad na ng papa ko. Ngayon, doon ko nalaman at may sinabi din siya sa akin na karamihan dito sa Middle East mismo, sa gitna, tulad ng Saudi at UAE, yung mga ganyan, ay hindi talaga sila seryoso pagdating sa ibang lahi, lalo Filipina. Kasi karamihan sa kanila, tulad ng sabi ko sa ibang videos ko, na minsan naka-engage na sa pinsan, naka-engage na sa isang kamag-anak, naka-engage na sa kay ganito. Sa Pilipina, ginagawa lang nilang pang-change oil, part-time, pastime lang, no? Ano ba tawag diyan? Tapos, may mga ibang Pilipina na umaasa na siseryosohin pa sila. Bihira ka na makakita sa kanila ng seryoso sa ibang lahi. Ngayon, itong pinagtanungan ko, hindi siya Saudi. Kasi ang Arabo, iba-ibang lahi. Maraming bansa, 22 ang countries. So, taga Jordan siya. Sabi niya, pag mga Arabong tulad ng Egyptian, Jordanian, mga Palestinian, yan tulad ng papa ko, at tulad ng mga Lebanon, Syrian, mga yan, aasahan mo pang seryoso yan, makapag-asawa ng Pilipina. Pero pagdating dito sa Middle East, mismo dito mga Saudis or mga UAE, hindi ko alam kung kasama pa Bahrain o Kuwait, medyo bihira ka lang makakita ng talagang seryoso yan sa Filipina. Kakaunti lang sa kanila, sobra. Kakaunti lang talaga. Kung bibilangin mo, swerte-swerte na yung mga Pinay dyan na pag-asawa ng Saudi at hindi ka dinagdagan or wala na siyang ibang asawa na ikaw lang. Swerte mo na pag ganun, nasa sitwasyon ka ng ganun. Kasi bihira lang talaga sa kanila is mag-asawa ng ibang lahi. Dahil minsan naka-engage na nga siya sa pinsan nila, kamag-anak nila, whatsoever. Tsaka mapera sila. Kaya pala yung isang kasama ko dito is ayaw na yan tumulong ng mga Saudis na nagpapahanap ng Pilipina na mapapangasawa. Kasi meron na silang isang tinulungan na religyosong Saudi talaga. Hindi mo akalain na magagawa niya yung ganitong bagay. Hinanapan nila ang mapapangasawa na Muslim na Pilipina na bata-bata pa. Sa Mindanao pa mismo, pumunta pa mismo yung Arabo doon. Naghanap sila ng mapapangasawa niya. Magandang babae daw, talagang hindi nakapag-boyfriend kahit noon since birth. Malinis sa babae, kumbaga pinalaki ng maayos ng pamilya. At sa bandang huli, ang nangyari lang is hindi din siya nagtagal. Hiniwalayan din siya at nag-asawa din ng iba yung Arabo. Ganun lang, kasi mapera eh. No? Kaya nila mag-asawa ng kalahi nila, kaya nila mag-asawa ng, alam mo naman itsura ng mga Arabiana dito, yung mga Saudis, diba? Sabihin natin talagang hindi pa rin kayang pantayan. Kung sa kaseksihan lang na maliit na katawan, yes, nasa Pilipina yon. Pero kung sabihin natin malaman, malaking babae, or andun na yung hinahanap ng isang lalaki, is andito pa rin sa mga kalahi nila, yung pa rin ang hinahanap nila. So,
may pera sila para mag-asawa ng sobrang magagandang babae, no, malalaking babae. Iba pa rin, gusto pa rin nila yung lahi nila. So, ginagawa lang nilang baliwala lang itong napangako. Imagine mo, nakapag-asawa na siya ng batang babae. Bata-bata pa, kumbaga, hindi ibig sabihin sobrang bata. Basta, nasa parang teenager na babae at hindi nag-boyfriend na since birth at talagang inalaga ng pamilya, religyoso, kahit pa paano. Tapos, may itsura na tapos ginanon pa. Re-reject pa sa bandang huli is parang wala lang, no? Tinikpan lang na pagkain at tinapot. No? Kung iisipin mo, parang, di ba, sayang. Kung napunta lang siya sa isang Pinoy. So, may mga kababayan tayo dito, na lalo mga sa Saudi, ganyan, na nag-aasawa ng ibang lahi dito or nag-aasawa ng Saudis. Tapos, yun, sa bandang huli, sasabihin na wala daw time. Walang time. Kahit sabihin pa natin na hindi yung Arabo, sample na isang Pakistani o isang Indiano, karamihan sa kanila, anong aasahan mo? Siyempre, walang time. Wala daw kasing time. Hindi daw nagbibigay ng oras sa kanila. O kaya weekly lang sila magkita. Then, anong aasahan mo? Parehas kayo nasa abroad, parehas kayo nag-work, di ba? Tsaka, yung mga yan, parang hindi din seryoso. Minsan, pang change oil ka lang nila, no? Siguro nag-guess nyo ako kung hindi naman siguro masama yung sinabi ko. Pero totoo yun. Pang change oil ka lang nila weekly. At wala silang pakialam dun. Parang hindi kayo natinuturing na isa talagang asawang forever na talagang mahal ka. Kaya mas mabuti, mas magmahal ka lang ng Pinoy. Kapwa mong Pinoy. Ang Pinoy, maniniwala pa ako na mahilig yan talagang gabi-gabi hahanapin ka yan. So, kahit araw-araw kayo makipag-meet. Magmi-meet talaga yan sa'yo. Baka mag-rent pa kayo ng bubukod pa kayo o mag-rent kayo ng or lalabas talaga kayo kahit twice a week. Hahanap-hanapin kayo nga or i-chat kayo nga. Magbibigay yan ng oras sa'yo. Unlike itong mga to, wala yan pakialam. Busy yung mga yan. Baka minsan pa may asawa na yan dun sa kanila at yun ang binibigyan niya ng oras. Yun ang masasabi ko lang talaga dito. Bihira na lang talaga makakita ng iba sa kanila na seryoso. Kasi marami pa ako nakikilala at narinig ng mga nakapag-asawa, mga Pinay at may buong family na sila, marami na silang anak. Yes, ilang percent lang yun, baka 5% lang yun. Or 10% lang. Sa 100% ay mga 10% lang yung mga yun. At maswerte na pinalad na tinadhana ng mabuti ng Allah yung mga babaeng ito. Kaya mag-ingat tayo. Anong aasahan po natin nakapalit? No? Mag-aasawa ka na ibang lahi dito, tapos sa bandang huli sasabihin mo, walang time sa'yo. Tulad ng isang nag-PM sa akin, isang kabayan natin, grabe, parang nabaliw kay Egyptian. Nag-asawa siya, kinasal sila dito. Tapos, binigyan niya ng cellphone, niregaluhan niya. Yung kabayan na, si kabayan na babae, niregaluhan niya ng cellphone, itong asawa niya. Nang binilan, tinulungan pa niya makabili ng kotse. Sa bandang huli, hindi din siya seryoso, tapos hiniwalayan din siya. Ngayon, nag-aaway na sila sa paghahati. Siyempre, gusto ni Pinay makuha yung karapatan din niya na ibalik sa kanya yung mga kinastos niya. Yung cellphone, wala na, kinuha na daw yung Egyptian. Yung kotse, nahirapan sila paghatian. No? So, bihira talaga may seryoso sa kanila. Yun ang gusto kong masabi dito. Mag-ingat-ingat na lang. Advice siya sa mga ibang Pinay na mag-ingat na lang. Kasi tulad ng sinabi ko, bibihira. Para hindi magalit yung mga ibang Pinay nanonood sa atin na may mga asawang Arabo na hindi naman gayto ugali. Isa ka doon sa tinutukoy ko na 10% na nakapasok sa maswerteng tao. Okay? So, about sa pag-aasawa ng ibang lahi, alam ko sa court po yan. Huwag nyo na po ako i-PM kasi wala akong maituturong dyan. Ang masasabi ko lang is sa court. Sa court po kayo talaga ikakasal. Kasi kung both Pilipino at both Muslim, pwede dito sa Islamic centers natin. Kung saan may malapit na Islamic center sa inyo, pwede kayo ikasal doon. Pero, may marriage contract na din doon. Pero pag ibang lahi, yung asawahin mo, alam ko sa court talaga. Whether kung saan kang Arabia, nasa Kuwait ka o ano, nasa UAE ka o nasa Saudi Arabia ka, punta kayo dito sa court nila, dyan kayo mismo ikakasal at dyan na din galing ang marriage contract nyo. Pero kilalanin mo mabuti at huwag kang i-expect na may time siya sa'yo, may mga ganito siyang bagay ma-offer sa'yo. No? Huwag kang aasa ng forever talaga. Mahirap mahanap to sa hindi mo kamatch na may ibang lahi, may ibang tribo, may ibang kultura, may ibang ugali, ibang amoy, hindi amoy, siyempre kasama na din yun. Pero, siyempre, di ba, ibang kultura, no? Siguro natawa kayo sa ibang amoy. Anyway, yun din ang isang kailangan mo din, tanggapin at tiisin, no? Dahil minsan tayo Filipino, iba yung panglasa natin, iba yung naamoy natin, di ba? Sa probinsya, malinis, bukid, dagat. So, hindi tayo sanay makaamoy ng medyo spicing maanghang sa ilong, no? Lalo pag hindi pa yan naligo. Anyway, pero karamihan sa kanila natututo din maging malinis. Bihira, 5% lang din yung ganun. Minsan mabango nga, pero yung pala pabango lang ang pinangliligo, hindi tubig. So, sana natuwa kayo sa pagiging honest ko talaga sa video na ito. At walang kinakatakutan, walang kinikilingan. Servisyong salitang totoo lamang, no? Ito yung real talk na
totoong nangyayari sa buhay na. So maraming salamat sa inyo at sana naunawaan nyo. Pakipshare ito sa mga Filipina na kakilala nyo, kaibigan nyo, ka-OFW. Nang magdesisyon muna mabuti bago pumato sa ibang lahi. Okay? Masalamat, syukran. Panoorin nyo pa po ang iba pang videos natin. Kung may mga katanungan kayo, pakicomment lang para magawa natin ang sa next na video ay masagot po natin. Okay? Huwag lang mahirap na tanong. Maraming pong salamat.